tell us in the comments. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. As we enter 2021, we all know that 2020 is dramatically memorable, not just for me, for anyone here right now, but to all people who suffered for different reasons. But as we enter 2021, indulge me as we discuss some topics that reliable and relevant, no? Kasi sa panahon ngayon, marami ang naging transition. 2020, we are just in a box kung saan na yung information talaga centralized sa social media. But the thing is, we should understand our limitations, 'di ba? Sa lahat ng bagay, sabi nga nila, no, kapag tayo po'y sumusobra, hindi na po nagiging maganda. Diba? Broadest general sense, and ito ay I'm referring from Haywood. Pag sinabi natin politics, it's based on our interaction in setting up rules, organizing our society for the better. So kumbaga, we are, it's a way of, or an activity of making, preserving, or amending our general rules that govern our society. And it's natural. Natural sa atin talaga ni ayusin at i-organize natin yung society natin, because ito yung naging brought up ng pagiging social animals natin. So we interact, we communicate with other people, we create communities, and we create societies. Hence, governing, creating organization within society. And when I think about two words to completely define politics, I can remember two important concepts pagdating sa politics, and that is cooperation and conflict. Okay, when we do, yes, there are circumstances na masabi natin na magulo talaga ang politics, pero it depends on how you or how the people define that interaction, and it depends on how people will perceive it. And we conclude something, no, to just limit this kind of what we call conflicts, we should also understand, no, what's going on. Mm-mm. Right? Kasi yes, iba-iba tayo ng opinion, eh. Of the circumstances, kahit piliin natin maging antisocial o hindi, at the end of the day, we will be affected by politics. So, pag sinabi kasi natin politics, the center of it is power. And when we talk about power, since we are organizing society, we all should have a play, or at least a key role, on how should we define or distribute those powers. If we choose not to engage that kind of activity, and we don't want to be part of those people who will define and differentiate or divide power among all institutions, regardless, kahit pinili natin yun, you will be affected by it. You will still feel the effects of that kind of power dynamics. Sooner or later, kahit sabihin mong hindi ka mangialam, you will still have a stand, you will still have a perspective on it. Magkakaroon ka ng, it's either you will concur, you will agree, you will give your dissent. At the end of the day, maaapektuhan at maapektuhan ka pa rin. So, I would advocate actually na magkaroon ng active participation, para at least on your end, alam mo na mayroon ka rin doon fair share doon sa discussion pagdating sa how can we distribute power and how can we handle power in our society. Okay. At kailangan natin, tayo mga tao mismo, kailangan natin ngayon i-open, malalo pa natin yung mindset natin on with regard to these things. Na una, hindi ka pwedeng basta-basta mag-rely sa kung ano nakikita mo sa social media, na kailangan at i-recognize mo din yung cognitive biases mo as a person. Ano ba yung biases mo as a person? Paano ka naapektuhan nito? And then paano mo ngayon siya itatranslate into political action? Kailangan ba maging aggressive ka? Kailangan ba magalit ka? Kailangan ba maging keyboard warrior ka? Yun yung nawawala, kasi nga
the more that we integrate or the more nagkakaroon ng polarization and the more na nagkakaroon ng pag-enhance or pag-reiterate ng polarization na yon using social media na nagtitrigger talaga ng cognitive biases natin, mas lalo magkakaroon ng destruction ng social fabric natin. Mawawala ngayon yung ideal discussions na mas magandang nangyayari among ourselves. So, parang mas lalo ngayon nagkakaroon ng gulo. So, I suggest for everyone na instead of we have to recognize those biases that we have to recognize the effects of social media sa atin, and at the same time, kailangan gumawa rin tayo ng pamamaraan para maiwasan natin yung mga sarili nating wag agad magre-react sa mga perspective na yun. And at the same time, matutunan natin on ourselves na tumingin din sa other side, na hindi lang yung loyalty mo sa partisan or dun sa group mo, dun dapat ang loyalty mo. Dapat matutunan mo rin tumingin or tanggapin, lalo na kung pag mali yung sinasabi or yung ginagawa mo. Pag kinall out ka na. Alam mo kasi, Mark, no? Conversations ay isa sa mga plataforma kung saan na binubuksan natin ang kamalayan ng bawat isa upang malaman natin ang totoong nangyayari at hindi tayo dapat bumabase dahil milyones ang naniniwala o naka-follow dito, kundi alamin natin kung ano yung totoo. Yeah. Diba? Kasi importante yun. Ito, before ako mag-arrive dyan, kailangan kasi natin muna i-characterize ano yung meron sa social media. Bakit siya ganun? Okay? Kasi alam mo kasi naniniwala kasi ako na yung ganitong klase misinformation, yung toxicity, okay? Mm-hmm. Matagal na siya nasa society. Pero nagkakataon lang kasi na it's either nasusuppress siya and hindi siya visible. Okay? Kasi nga, ganun tayo ka layo sa isa't isa. Okay? Pero kung pupunta ka, for example, sa mga urban settlers dito sa Manila, for example, iba yung discussion nila when it comes to politics kumpara dun sa mga sa loob ng schools. Iba rin yung mga discussion ng mga tao tungkol sa politika sa rural areas kumpara dito sa urban or sa cities. Okay? Pero mas lalo lang siya naging visible at mas lalo lang siya na-penetrate because social media has become a tool, okay, for it to manifest, okay? And ito lang siya for us people to entertain, to be entertained, to share ourselves. Kasi ang primary way of socialization pa rin naman natin at the end of the day is yung personal communication among ourselves. But nung lalo na nung nagkaroon ng mas lalong hype ng social media and mas lalo pa na-develop yung social media in a way na mas lalong iti-trigger ka na gamitin siya ng pagamitin palagi, at tapos mas na-reiterate pa siya ngayong pandemic na social media na lang yung naging way ng ating interaction, naging primary tool na natin ngayon ang social media to interact with each other. Ang mahirap kasi with social media, dinesign talaga ang social media to really, sabihin natin, to really trigger your biases, to really manipulate you, to really push you to use it every single time. Kasi ganun ang financial model, ganun kumikita ang social media, okay? Kukuhain 16 elections. Dalawa kasi yung candidates yung gumamit ng social media as a way of campaigning. Si Miriam Defensor Santiago tsaka si Duterte. Si Miriam, ginamit niya yung social media kasi ang goal niya is mga kabataan. And alam niya na karamihan ng gumagamit ng social media kabataan. So yun yung tinapin niya. Kaya famous si Miriam Defensor Santiago among youth, okay? Pero etong si Duterte, ginamit din niya ang social media to create a narrative na mas maganda noon, yung mas maganda yung gantong klaseng authoritarian rule noon, golden years, blablabla. Tapos ginamit niya na sa narrative, ginamit niya yung Facebook para mas lalong i-campaign yung ganung klaseng narrative in his favor. Bukod pa doon, hindi lang social media ginamit niya. Ginamit niya din yung iba't ibang means of campaigning. Na meron siya mga connections, meron din siyang mga commercials. Marami siyang pinaginamit na way para magkampanya, hindi lang social media. Kaya nakita natin yung contrast. Social media, hindi siya nag-work solely kay Miriam, pero nag-work siya kay Duterte. Okay? So, from the traditional one. Like personally, in our time,
no, before, way back then in college, our debate done personally. Diba? If I have my own political views and political stand, directly I will say to you that I am not, I mean, against ako sa sinasabi mo because of this and because of that. No? But now, aggressively kasi, no, Mark, if we are going to look into a bigger picture in social media, when it comes to social media, I agree that social media... The more that we feel happy about it, parang ganun yung nagiging tool siya ngayon of validation, which is wrong. Ngayon, nagiging basis ngayon yung likes na yon sa pagsabi ng truth or hindi, which is hindi correct. Dapat yun yung basis, hindi ba? Dinesign talaga siya ng social media to have that kind of... Ang nakikita lang natin sa mga timelines natin is yung mga pinupost ng mga friends, mga nilalike natin pages. Okay? So, correct. At dahil paulit-ulit lang natin siya nakikita sa Facebook, okay? Nagkakaroon ngayon ng reiteration sa atin na, okay, now it has become the truth. Nagiging gospel truth siya. That's how echo chamber works. Yung social media ngayon, nagiging echo chamber na siya na the moment na paulit-ulit na siyang nakikita natin sa timeline, the more that we believe na, ah, tama ako. Kahit na hindi mo kino-confirm, nagiging way nga talaga siya para mas ma-validate mo yung sarili mo kung tama ka o hindi, which is wrong. Hindi dapat ganun yung pag-discern natin pagdating sa pag-take ng information or yung pagkuha ng information galing sa social media. Kaya naging toxic ngayon yung relationships natin sa loob ng social media. Correct. No, kung toxic talaga ang pag-uusapan ngayon, magkakaroon ng problema. But what we have to do is there should be dialogue with all stakeholders, especially with government, social media companies, mas na advocacy groups para ma-detoxify ang social media at maalis yung mga misinformation at fake news sa social media. And that way, magkaroon ng, instead of us basing our votes on fake news, eh magkaroon ng mas meaningful na interaction. So, kailangan dito ng multi-sectoral approach para mas ma-develop natin or maalis natin yung toxicity ng social media. Kasi, realidad na natin ang social media. Hindi na natin mawawala yun sa mga utak natin. Yun na yung, wala na tayong ano doon, wala na tayong takas doon. But what we can do is to continuously develop, reform it, or change it para naman hindi siya maging way para masira yung society natin. Stay tuned for the next episode only here on Big Media.